minus 50 seconds. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Good day, everyone. Welcome to the last day of the virtual in-service training for the teaching and non-teaching staff of Paao National High School. May I request everyone to please stand as we sing the Philippine National Anthem. Let us invoke and feel the presence of the Lord through this prayer led by Sir Mark Biyan. Heavenly Father, we humbly ask for your divine intercession on the conduct of this activity. We seek for your divine guidance so we may be able to comprehend and transcend all the things that we will learn here that can be of use to our profession, and that is teaching. May you shower your grace upon us, especially the speakers for today's in-service training, that they may impart their knowledge and expertise to all of us. Help us also to have a clear mind so we may be able to focus on the different topics and would give us enlightenment. Lord, with what was happening right now around us, may you continue to bless us and our family, good health, and free them from any sickness and harm. Cover us with your unconditional love and care. We know to ourselves that we are all sinners, and that you are the most holy and almighty God that we can run to in times of need and difficulties. May you continue to guide and protect us in anything we do
and anywhere we go. This we humbly ask through your Son, Jesus Christ. Amen. At this point, I would like to invite Ma'am Helen Grace Briseño to give us the recapitulation. Let's give Ma'am Helen a big round of applause, please. Good morning, everyone. Today is the fourth and last day of our school virtual exam. Before we proceed to our last set of discussions, let's have a recall on the topics discussed on the third day. On the third day of our virtual exam, we learned from our outstanding and admirable master teachers from Filipino Department, Ma'am Ruth Bomber, AP Department, Ma'am Marshall Arnio Presho, and PSP Department, Ma'am Catherine Yu. Ma'am Ruth Bomber discussed the general specification of ADM or the alternative delivery mode and learning resources wherein she presented the learning pedagogy. She also tackled what is resource, learning resources, principles of learning resources, and gave examples of learning teaching materials and resources. We also listened to Ma'am Marshall Arnio Presho about the learning delivery modalities for the school year 2020-2021. She talked about the four learning delivery modalities, which are traditional face-to-face learning, distance learning, blended learning, and homeschooling. After that, Ma'am Catherine Yu discussed the quality assurance evaluation of learning resources. She defined and explained quality, quality assurance, and quality control. Also, she discussed LRMDS assessment and evaluation system, LRMDS quality assurance framework, LRMDS quality assurance measures and requirements, and the three main principles of LRMDS quality assurance process. And that's it. Happy viewing, everyone! Thank you, Ma'am Helen. Moving right along, let us welcome Ma'am Roma Mesoga for the thought of the day. Let's give Ma'am Roma a resounding applause, please. Good morning, teachers! Here is our thought for the day. The capacity to learn is a gift. The ability to learn is a skill. But the willingness to learn is the choice. Have a great day, everyone. Thank you, Ma'am Roma. Next is the Energizer through a video presentation. Please participate. Hi everybody, my name is Dr. Amy Bunwitharasti, and today I'll be teaching you how to do some exercises and stretches that will help you if you have carpal tunnel syndrome. Let's get started. So the first exercise I'll be teaching you guys is for mobility, and it's called the flexors release. And what you will need for this exercise is a table and a lacrosse ball. What you will be doing is that you'll be placing the lacrosse ball on the table and putting the underside of your forearm directly on the ball. You'll be scanning back and forth to see if there's any tender areas. And once you do find something that's tender, you want to apply constant pressure or do little micro circles until that area starts to dissipate in terms of intensity and pain. You don't want to do this exercise for more than 1 minute, just to avoid any soreness or bruising that may occur. So for the second exercise, I'll be going over another mobility activity, and this is called the anterior pathway stretch. To start off with the exercise, you would need to rest your palm against the wall with your fingers pointing behind you. Once your palm is resting against the wall, you also need to make sure that your elbow is locked out so the whole entire arm is straight. Once you're there, you would need to take a couple of steps forward until you feel a nice and comfortable stretch along the length of your entire forearm. If you feel a stretch along your chest, that's okay too. If for some reason you're feeling numbness and tingling while doing the stretch, you have a couple of modifications. You can either step back a couple of steps just so that it will ease the tension along your arm. If that doesn't help, you can also try repositioning your arm. You can either move your arms a little bit higher or a little bit lower as necessary. If these modifications do not help the numbness and tingling, you need to discontinue the stretch. So for this last exercise I'll be going over, it's for strengthening purposes, and it's called the extensors activation. So for this exercise, you would need a resistance band, a chair, and a table. As you're sitting down on the chair, make sure that your forearm is resting against the top of the table. You would need to use the resistance band to secure it along the bottom of your foot and also wrap it around your fist.
Now, in terms of the start and stop position, you need to position your wrist so that it is bent all the way down so that your fist is pointing towards your toes. That is your start and stop position. In order to strengthen up the top side of your forearm muscles, you would then proceed to pull your wrists up so that it's pointing towards the ceiling. Once you're there, hold it for 2 deep breaths in and out and slowly control your fist back into the start position as if you were pointing down to your toes. For this exercise, we'll do 2 sets of 10. Thanks again for watching. I hope that those exercises and stretches were helpful. If you or a loved one is dealing with carpal tunnel syndrome and you need help with addressing your issues, please feel free to click down below to schedule an appointment. And if you'd like to see more great videos, feel free to click above. And don't forget to subscribe by clicking down below. Thanks again and see you next time. Bye. Thank you so much, fellow teachers, for your active participation. And now, to give us the do's and don'ts in this virtual in-service training, please join me as we welcome Ma'am Maricon B. Rances. A big round of applause, please. Rise and shine, fellow teachers. My task is to give to you the do's and don'ts as we all attend this virtual in-service training. First, pay attention to the resources speakers and every segment of the webinar. Second, ready your notebooks and pen for you to jot down notes. Third, since today that you are in an official attendance for this virtual gathering, I wish to remind everyone that you should be wearing the Palaro colored shirt even at home. Lastly, focus on the topics being discussed. Should there be questions, write it in your notes and save it for later. That's all. Thank you. At this point, to introduce the resource speaker for the topic, Google Classroom, let us welcome the Head Teacher 3 of the English Department, Ma'am Juanisha M. Briseño. Let's give her a warm applause, please. Good day, everyone. Today is the fourth day of our virtual INSET 2020. I am tasked to introduce our speakers for today. Our first speaker is Arlene F. Villegas, a senior high school teacher of Baon National High School. She is a graduate of computer science at La Consolacion College, Irigas City. She took her master's degree in educational management at Polytechnic University of the Philippines. She is also a holder of National Certificate 2 and 4. Okay, good morning po, my fellow teachers. So today po is our last day of our virtual in-service training. And I am tasked po to discuss to all of you Google Classroom. So sana po masabayan nyo ako as I do the demonstration simulation on Google Classroom. So ano po ba yung may expect ninyo na matututunan as I discuss Google Classroom? So meron po ako ditong dalawang objectives. So ang una po is, ma-familiarize po kayo sa mga features ng Google Classroom. So marami po kasing features ang Google Classroom. So pangalawa po, maintindihan niyo po yung mga benepisyo sa paggamit ng Google Classroom, lalo-lalo na po sa pakikipag-communicate po natin sa ating mga estudyante. So ano po ba talaga itong Google Classroom? So ang Google Classroom po is a free web service application developed by Google. So ibig sabihin po, libre po siyang application na pwede po nating magamit online. Pero po, di po natin siya ma-open na hindi po tayo nakakonect sa internet. So ano po ba yung magagawa ng Google Classroom sa atin, lalo na po sa ating mga teachers? So matutulungan po tayo nito na makapag-create ng virtual or online na classroom. So para pong simulation ng ating physical classroom. Lalo-lalo na po kasi ngayon na time ng pandemic na nire-restrict po tayo na magkaroon ng face-to-face interaction sa ating mga estudyante. So ang isa po sa magandang platform na pwede po nating magamit is ito pong Google Classroom. Okay, so paano po ba natin i-open ang Google Classroom? So para po ma-open natin ang Google Classroom, kailangan po natin na mag-open ng web browser. So, ang ideal po na web browser na gagamitin natin is Google Chrome. Bakit po Google Chrome? Kasi nga po, ang Google Classroom is a Google application. So, pag na-open na po natin ang Google Chrome, ang default po na website na lalabas dyan is google.com.
Okay. So pag nasa google.com na po tayo, ganito po ang makikita nyo. So alam ko naman po na alam nyo na yan. So ang titingnan nyo po is yung nandito po sa upper right corner. So pag nakita nyo po dyan, picture nyo, o kaya yung first letter ng pangalan nyo na nakakulay blue, ibig sabihin po niyan, nakasign in na po kayo sa Google account niyo gamit ang inyong Gmail account. Okay, kung ang lumabas naman po dito or ang nakikita nyo po dito sign in, ibig sabihin po, kailangan nyo po munang mag-sign in gamit po ang inyong Gmail account. Okay, gamit po ang inyong Gmail account. Okay, so pag mag-sign in po, ilalagay nyo po yan yung username nyo, pati na yung password nyo. Up until mapalitan na po ito ng picture nyo o ng first letter ng pangalan nyo. Okay, so paano po ba natin bubuksan ang Google Classroom? Kasi ang Google Classroom po kaya, hindi po siya application na pwede nyo i-download. Ma-open lang po natin siya pag nakabukas ang google.com. So naka-built-in po siya sa Google. So, ita-type po lang po dito, classroom.google.com. Or, ang pangalawang option po is, kiklik nyo lang po itong multiple dots na to, tapos hanapin nyo po yung app-labeled classroom. So, pag pinag-click nyo po yan, mariredirect na po kayo sa Windows ni Google Classroom. So, pag nasa Google Classroom na po tayo, dalawa lang naman po ang option na pwede natin magawa. It's either, so click ko po ito, yung plus sign, mag-join tayo ng class or mag-create ng class. So, ang join class po, para po yan sa mga estudyante. At dahil po teachers tayo, dito po tayo sa create class. So, for the meantime po, isang class muna ang gagawin natin. Tapos, i-adjust natin yung settings. At pag na-adjust na po natin yung settings, saka po natin siya kukopyahin. Para hindi po nakakapagod yung paggawa natin na paulit-ulit. So, click po tayo ng create class. So, pag nag-create class ka po, may dialog box sa lalabas at may checkbox, i-click nyo lang po yung checkbox. Then click next or continue. Pag pinag-click nyo po yung continue, another dialog box would appear asking you to initialize your class name, section, subject, saka room. So, halimbawa po ako, isa sa mga subject na ituturo ko is empowerment technology. So, pwede akong maglagay ng E-Tech-12 class. Kung kayo naman po halimbawa, ang subject na hinahawakan nyo is mathematics sa grade 7. So, pwede kayong maglagay ng math 7 class. Tapos, initialize nyo po yung section ng klase na yan. So, halimbawa, para po ito sa gas A. Tapos, yung subject ulitin ko lang po, empowerment technologies. Okay, empowerment technologies. Tapos, pwede po akong maglagay ng room or hindi. So, click ko po yung create. Pag pinag-click ko po yung create, okay, another window po would appear. So, ito na po yung window ng klase po natin. Okay? Tayo lang po natin siya. Okay, so ito na po yung klase natin sa GAS A. Okay, ano pong subject na yon? Empowerment Technologies sa grade 12. Okay, so pag inopen ko po yung class na to, okay, pag naka-open po yung class na to, apat po na tab ang makikita nyo. Pag nasa teacher's account po kayo, apat na tab ang makikita nyo dyan. Stream, classwork, people, and grades. Okay. So, di ba sabi ko po sa inyo kanina, isang klase muna ang gagawin natin, tapos i-adjust natin yung setting para pagkopya natin, yung setting na yon na gagawin natin dito, makukopya natin sa maikikreate pa natin na class. Okay? So, paano po tayo mag-a-adjust ng setting? I-click ko lang po itong button po na to. Okay, ito po yung settings button. So, i-click ko po yan. Pag pinag-click ko po yan, another dialog box would appear. So, ito na po yan. Ito pong class details na to, ito po yung ginawa natin, isinulat natin nung mag-create tayo ng class. Sa baba, dito po tayo mag-a-adjust. Sa general, saka sa grading. Yung class code po, ito po yung code na ibibigay natin sa estudyante. Ito namang pong stream, okay. I-modify po natin to. So, di ba po, ito yung stream. So, para po itong sa Facebook, di ba, nakikita natin lahat ng post, okay,
na ang makakapag-view yung mga friends natin. Dito naman po ang makakapag-view mga estudyante natin. Okay, so i-adjust po natin yung setting dito sa stream. Kasi by default po ang nakalagay po dyan na option is student can post and comment. Pag yung mga estudyante po natin nag-post, nabawang yan, ng video, kaya ng kung ano-ano, para pong magiging marketplace, para pong magiging magulo yung klase natin. Kaya, ang pinakamaganda pong option na pipiliin natin dito is students can only comment. Kung dito po kasi sa option number 3, only teachers can post or comment. So, parang nire-restrict naman po natin na pati pag-comment, hindi natin ipapaano yan sa mga estudyante. So, dito na lang po tayo sa students can only comment. Okay, classwork on the stream. So, meron din pong tatlong option dyan. Show attachment and details, show condensed notification, and hide notification. Dito po sa show attachment and details, dito po sa stream natin, okay, sa stream, makikita mo po lahat ng mga attachment na ipapasa ng mga estudyante. Okay, dito. Pero, pag ang nakaklik po dito, yung show condensed notification, pati po sa email, manonotify tayo na yung bata, halimbawa, nagpagawa ka ng assignment, kung nagpasa na. Okay? Halimbawa, nagpasa na sila, so meron tayong marireceive na email na itong estudyante na to, nagpasa na siya. At saka makikita din po natin dito sa, ano, sa upcoming natin, na merong ipinasa yung estudyante natin. Okay, kung dito naman po sa hide notification, walang-wala po talaga tayong makikita doon sa stream tab. Dito po sa stream tab ng klase natin. Okay, so ito po ang isa sa pinaka-importante. I-instruct po natin si Google na siya na yung magko-compute ng grades natin. Okay? So paano po ang gagawin natin dito? So, dito po sa overall grade calculation, i-check ko po dito yung weighted by category. Okay? Tapos, dito po sa add grade category, ito na po yung mga criteria for grading natin. So, depende po sa subject po na hawak natin. So, halimbawa po ngayon, isa sa criteria na ilalagay ko is written works. So, ang written works ngayon, kasi naka-weighted by category tayo, so by percent po yan. So, halimbawa, ilalagay ko dito is 20%. Magdadagdag ako ng category, performance task. Gawin ko ngayon itong 50%. Tapos, another grade category na ilalagay ko is periodical test. Okay, gawin ko ngayon itong 30%. Okay, so dito po, ulitin ko po ha, i-instruct natin si Google na siya na mismo ang mag-compute nung mga ipapagawa natin sa estudyante. Kaya halimbawa po, magpapakwis po ako, dapat i-specify mo po kung ano siyang category ilalagay mo. Okay? So halimbawa, quiz, dapat dito po siya sa written works. Okay po? So nasa sa inyo na po yan. So ulitin ko po ha, ito po yung mga criteria for grading natin. Tapos gusto mo pong ipakita din sa mga estudyante yung overall grades niya, di i-check mo lang po itong button na to. So enable lang po natin. Okay? So, kung okay na po tayo, then click save. Okay, click save po tayo. Okay, pag okay na po, ang susunod po natin gagawin is magpapalit po tayo nitong theme or nung, kung sa Facebook po, cover photo natin. So, click po lang po natin yung select theme. So, lalabas po dito yung iba-ibang kategory ng theme. General, English and History, Math and Science, and etc. So, halimbawa, ang gusto ko, dito ako sa other pipili. Halimbawa, ang napili ko is, halimbawa, ito. Then, click Select Theme. Or, pwede naman po akong mag-upload ng photo ko. Kung halimbawa, may naka-store ako na photo dito sa laptop ko. So, click Upload Photo, then magbabrowse lang po ako. So, ganun lang po ha. Napaka-simple lang. Okay, so napalitan ko na po yung cover photo ko. Okay, so dito na po ako sa pagdi-discuss sa inyo sa apat na tabs. Okay, so tandaan po natin, ang stream tab,
dito po tayo maglalagay ng mga announcement natin. So sabi nga dito, create and schedule announcement, respond to students' post. Pero hindi nga po tayo di ba ni-restrict po natin yung pagpo-post ng mga estudyante. Okay, so lahat po ng announcement na gagawin natin sa bata, dito po natin ilalagay. So halimbawa, lalagay mo dito, long quiz tomorrow. Pwede kong lagayin. Or payment for class picture due tomorrow. So pwede mo pong ilagay dyan. Or gusto ko ngayang mag good morning. Okay, so pwede ako maglagay ng good morning. Okay, then i-click ko po yung post dito. So sa pagpo-post, pwede akong i-schedule ko yung pagpo-post ko. Depende kung anong araw ko gusto. So, halimbawa, ang good morning ko na yan, sa Wednesday pa. I-click ko tong Wednesday. Anong oras ko yan ipopost? Anong oras? Then schedule. Or pwede ko naman siyang i-save draft muna. Kasi kung halimbawa, meron kang gustong palitan. So, save draft muna po. Pero kung gusto mo na po siyang i-post sa mga klase mo, then click post. Okay. So, di muna po ako maglalagay dito. Kasi babalikan ko po ito mamaya kasi wala pa po tayong klase. Gusto ko po ang pag-good morning ko, mailalagay po siya sa lahat ng klase ko. So, dito muna po ako sa classwork. Ito po ang napaka-importante sa lahat. Kasi lahat po ng ipapagawa natin sa bata, nandito po sa classwork. Okay. So, pag pinag-click ko po itong create, lalabas po yung mga sub-menus ng classwork. So, meron po tayong anim na sub-menus. Assignment, quiz assignment, question, material, reuse po sa ka-topic. Okay. Ang gusto po natin, ma-organize ang ating klase. Okay, paano po natin i-organize ang klase natin? Di ba po, kung sa libro, di ba naka-arrange ang mga top lessons natin by chapter, by topic. Okay? So, pwede po natin i-arrange din yung klase natin na kung saan ilalagay po natin siya by topic muna ngaya or gusto mo naman ngaya by week. Okay? At dun sa loob ng week, dun mo ilalagay, ipapasok yung mga ipapagawa mo sa bata. Okay? So, ang gagawin po natin is click ko ito munang topic. So, ulitin ko po. Pag pinag-click ko itong create, huwag muna po kang gagawa ng assignment, quiz assignment, question, material, reuse post. Ang pinakaunan nyo pong gagawin is click itong topic. Okay? So, ulitin ko po. Pwede po kayong gumamit ng by chapter yung lesson ninyo or by lesson or topic 1, topic 2, etc. So, ang gusto ko po muna is gagamit po ako ng week by week or so week 1. Then click add. Okay? Tapos, create uli ako, click, then topic, week 2 naman. 2. So, gagawin ko nga ya, 3 weeks. Okay, then create, topic, week 3. Then click, add. Tapos, pwede ko po itong i-interchange. Halimbawa, ang week 1 gusto kong itaas. Pwede po yan. Ang week 2, itataas ko po. So, pwede po yan. So, nasa sa inyo. Pero, yung pinakataas po kaya, ibig sabihin lang po, ito po yung pinaka-recent. So, ibabalik ko po siya sa dati. Okay? So, idadrag ko po. Okay, yan na po. So, pag nakapag-create na po ako ng week, okay, dito sa classwork ko or ng topic ko sa classwork ko, ang susunod po nating gagawin is, bago ko po i-discuss sa inyo yung assignment, quiz assignment, question, material, saka use post, mag-create muna po tayo ng maraming class. Bakit ko po inuna itong i-discuss sa inyo? Kasi gusto ko po makukopya na siya sa lahat ng klase na gagawin po natin. Okay, so paano po ako babalik dun sa may join class saka create class? I-click ko lang po ito, yung main menu ito po, yung parang may tatlong maliliit na line. So, click ko lang po yan. And then, click ko po itong classes. So, meron po tayong option na mag-click dito, then create class. Pero, di ba po, ito may settings na to. So, anong gagawin natin? I-click ko lang po itong three na dots. Itong three dots dito, click, tapos hanapin ko po yung copy. Pag pinag-click ko po yung copy, dialog box for copy class would appear.
So, ang gagawin ko po, okay? Gagawin ko po, palitan ko na lang ito para sa GASB. Kasi parehas naman po itong klase ko. Para to sa klase ko sa Empowerment Technologies and I'm handling, halimbawa nga ang hinahandle ko is apat na klase. Okay? So, pwede ko na lang siyang palitan. O kung halimbawa naman ngayon, ibang class name ilalagay mo, so bahala po kayo. So, Empowerment Technologies pa rin ang subject. Okay, then click, copy. Okay, so ilan po yung gagawin natin? Apat. Okay, antayin lang po natin. Okay, gawa pa po ako ng dalawa pa. So, click ko, tapos, click ko yung three dots, then copy. Lalabas na naman po yung dialog box ng copy class. Then, tanggalin ko yung copy of ETEC 12 class. So, lahat po kasi ito, Empowerment Technology class ko. So, nagkakaiba-iba lang po sila sa section. So, halimbawa, GASC naman ito. So, then click, copy. Okay, medyo matagal lang po. Okay, so tatlo na po yung klase natin. So, ang gusto ko po, apat na klase ang magagawa ko. So, click, copy. And then, tanggalin ko na naman yung copy of. So, lahat nga po sila Empowerment Technology class ko. So, nagkakaiba-iba lang po sila sa section. So, halimbawa ito, GASD. Then, click, copy. So, magiging apat na po yung aking klase. At, meron na po silang nakaset na grades at yung iba pang mga in-adjust natin na settings pati na topic na kopya na rin po natin. Okay, so ang gusto ko ma-arrange sila. Di ba nauna huli po yung GASC A? Gusto ko po siyang itaas para mas organize po tayo. Ano po yung gagawin natin? Kiklik ko lang, then drag. Okay, GASC B, click ko, and then drag. Okay, GASC C, click, and then drag. So ganun lang po yan. So pwede mo pong pagpalit-palitin para mas maging organized po. Okay, kung pupunta naman po ako kay GASB, paano po ako pupunta? I-click ko lang po itong pangalan ng section. Okay? Okay, yung pangalan ng klase. I mean, click. Napasok na po ako. What if nga babalik ako dun sa klase ko? Again, i-click ko po yung main menu, classes, then open ko yung GASB. So, click ko lang po siya. Okay, so babalik po ngayon tayo dito sa GASC A class. Bubuksan po natin yung klase na yan. So, halimbawa po, gusto kong mag-good morning dito sa stream tab. Pero, ang gusto ko po yung good morning na yan, mababasa po yan, hindi lamang po ng mga GASC A students, kundi po ng lahat ng klase ko. Yung GASC B, GASC C, at GASC D. So, paano po yon? Click ko lang po itong share something with your class. So, click. So, halimbawa po, ang sasabihin ko sa kanila is good morning class. So, paano po siya maipopost dun sa other classes pa po natin? So, tingnan nyo lang po itong 4. Click nyo po yung drop-down arrow, tapos i-check nyo po yung ETEC GASC B, ETEC GASC C, ETEC GASC D. So, click ko lang po siya. Tapos, kung gusto mo na po siyang makita sa lahat ng stream tab ng kada klase, kiklik ko na po yung post. Okay, so antay lang po natin. So, post created na po. So, tingnan na po natin kung na-post na po siya sa bawat klase. So, sa GASC B, okay, so meron na po siya. Tapos, sa GASC C, meron na din po siya. And also sa GASC D. Okay, so sana po malinaw ha. Ganun lang po ang pagpo-post kung maramihan ang gusto mo. Halimbawa, may announcement ka po na gustong sabihin, hindi lamang sa isang klase. So ang gagawin mo po, halimbawa, quiz, long quiz tomorrow. Long quiz tomorrow. Pero yung long quiz po na yan, para lamang dito sa GASC A saka GASC D. So, anong gagawin ko po? Okay, kiklik ko lang po yung post. Para, ito pong long quiz na sinabi ko dito sa klase na ito, mapupost po siya dun sa dalawang klase.
Okay po. Sana po malinaw. Okay. So, mag-a-add naman po tayo ng mga estudyante dito po sa People tab. So, dito po sa People tab, pwede po tayo mag-manually add ng mga estudyante. So, gamit lamang po ang email account nila. So, paano po? Kiklik ko lang po itong plus sign. Tapos, itatype ko po yung email address nila o yung email account nila. Tapos, click invite. Manonotify na po yung mga estudyante through their email na meron po silang invitation dito sa klase na to. And also, with the teacher. So, halimbawa po may mga teachers tayo na kapareha sa subject na itinuturo, so pwede po natin silang i-invite. Or if you want po na i-invite si principal, so click lang po natin yung plus, tapos i-initialize po natin yung email account ni principal. So meron pa po sana tayong pwedeng gawin dito, kung halimbawa i-reprimand po natin yung estudyante kasi pasaway. So try muna nga po natin na mag-join sa isang klase. So pag mag-join sa isang klase po, di ba po nasa account ko ako. So halimbawa po, gagamit ako ng isang account. Okay? At yung isang account na yun po yung magiging student account natin. Magki-create po ako ng new tab. Tapos, dito po, mag-sign in po ako sa ibang account. Okay, so, meron na po akong ginamit na isa, so i-click ko na po siya. I-click na lang po siya. Or kung kayo po, mag-a-add kayo ng account, click mo lang po ito ng add another account. Tapos, initialize po yung email saka password. So, ito na po yung gagamitin ko, yung kay Venice Floor na account. So, yan po ang gagamitin natin na student account. Okay, so pasok po ako sa Google Classroom. Okay. So, magjo-join po ako ng class. Pero dapat po may code tayo. So, halimbawa po, magjo-join ako sa klase ng GAS A. So, ano pong gagawin ko? Kukopyan ko po yung class code na lang. Yan pang pinakamadali. So, click ko po yung code, then control C para po makopya. Close ko po. Punta po ako dito sa class, sa student account. So, click join class and then i-paste ko lang po dito yung code and then join. So, joining na po tayo. Wait lang po natin up until nakapag-join po tayo sa class na yan. Okay, so ibig sabihin po, naka-join na tayo sa GAS A na class. So, ito po yung student account. Dito, ito po yung student account. So, sa student account po, tatlo lang po yung tab dyan. So, stream, classwork, saka people. Wala po siyang grades na tab. So, tingnan nyo po. Naglagay ako ng, ano, ng announcement. So, nandito na po yan. Nababasa na po siya sa stream tab. Okay. So, balik po muna tayo sa teacher's account. So, para po makabalik tayo sa teacher's account, ikiklik ko lang po yung tab ng teacher's account. So, ito po yun. So, click. So, pag na-click ko na po, babalik po tayo dito sa account natin. Tapos, makikita na po natin dito yung mga klase natin na pinag-create. Okay. So, di ba po, itong si Venice Floor, naka-enroll siya dito sa GAS A. So, tingnan nga po natin kung talaga naka-enroll siya dito sa GAS A. So, click ko po, tapos people, okay, andayan po siya. So, halimbawa po si Venice Floor masyado pong pasaway sa klase. Ano po yung pwede natin gawin? So, pwede na po natin siyang i-reprimand through email. So, basta po nakasilag yung pangalan niya dito. So, click, tapos click email. Or, kung gusto mo naman po, gagawin po natin is, kung halimbawa masyado po talaga siyang pasaway, i-click ko po itong remove. So, mawawala na po siya as part of our student dito po sa klase na to. Or, ang isa pa po sa mga option na pwede natin magawa is, pwede po natin siyang i-mute. So, pag pinag-mute po natin siya, hindi na po mababasa ng mga klase niya kahit po mag-comment siya ng mag-comment. Okay, so yun po yun. Okay, so dito na po tayo sa classwork. So, lahat po ng papagawa natin sa mga estudyante, dito po yun sa classwork. Okay, so sa classwork po, meron po yung create na menu. So sa menu po na yan, meron po siyang 4-6 na sub-menu. So ang isa po dyan is assignment. So try po natin magpagawa ng assignment sa mga estudyante. Tapos i-open natin po yung assignment gamit ang student account ni Venice. So kapagawa po tayo ng assignment sa mga estudyante. So halimbawa po, ang title ng assignment ko is importance of ICT.
Tapos, dito po sa instruction, pwede nga po siyang optional. Pero mas maganda po, malinaw, yung gagawin ng mga estudyante. Kaya, dapat po maglagay tayo dito ng instruction. So, halimbawa po, ito yung instruction natin. Discuss the importance of ICT in our daily life. Write your answer in not more than 400 words. Be guided with the scoring rubric. Okay. Ngayon po, di ba po yung topic natin is about the importance of ICT. Gusto po natin magdagdag ng supplementary readings para po yung mga estudyante makakasagot sa tanong na yan. So, paano po? So, click po natin itong add. Okay, pwede po na yung i-add nating material, pwedeng galing sa Google Drive. Ano po itong Google Drive na to? Para po siyang online na storage device or para siyang online na flash drive. So, kung halimbawa po dyan nakastore yung file mo, so i-click mo lang po ito. So, pwede naman po siyang link. So, ang i-initialize mo lang po dyan yung web address niya. So, halimbawa po, mag-try ako. So, click ko po dito yung plus. Halimbawa po dito sa Google, type ko importance of ICT, enter. So, halimbawa, ito po ang isa sa mga link na gusto ko. Tapos, nakita mo po na maganda to. Okay, na pwedeng basahin ng mga estudyante. So, alin po dito yung web address niya? So, i-click ko lang po ito. Click, tapos Ctrl-C for copy. Tapos, balik na po ako doon sa, dito po, sa assignment tab. So, click ko po yung link. Tapos, i-paste ko lang po yung link dito. Then, add link. So, may i-add na po siya. Okay, so, pwede ka naman pong mag-add ng file. So, halimbawa po yung file mo, nandito siya sa naka-store sa laptop mo mismo or nasa desktop mo. So, paano po yun? Click upload. Tapos, ibabrowse lang po natin. So, halimbawa, ito yung file ko. Okay, click, then open. So, antay lang po natin siyang mag-upload. Pero dahil po, medyo matagal-tagal siya, ika-cancel ko na lang po. Okay? Pwede rin naman pong sa YouTube na mismo. So, ita-type lang po natin, importance of ICT. So, isi-search po natin. Tapos, may lalabas po dyan ng mga links. So, i-click ko, tapos add. So, ganun lang po yan. Okay. Ano naman po itong create? So, pag pinag-click ko po yung create, marami pong mga features na apps na pwede nating i-embed dito sa loob ng Google Classroom. So, pwede po tayo mag-embed ng Google Docs. Ano po itong Google Docs na to? Ito po yung counterpart ng Microsoft Word. Ang Google Slide naman po para sa Microsoft PowerPoint. Ang Google Sheet, ito yung counterpart naman ng Microsoft Excel. Pero magagamit po natin siya online or habang nandito po tayo sa Google Classroom. So, halimbawa, ang gusto ko po dito sa assignment, meron na pong parang form kung saan doon magsusulat yung mga estudyante. So, para pong para siyang template na nagagawin natin. So, paano po yun? So, parang style niya sa Microsoft Word na document. So, gawa tayo po sa Docs. So, click. Mariredirect po tayo sa blank na Google Docs. So, hindi na po siya, another document po. So, mariredirect po tayo sa interface ni Google Doc na para po siyang kaparehas ni Microsoft Word. So, ang una po natin gagawin bago po tayo mag-type dito is pangalanan po natin itong untitled document. So, halimbawa, ang document, ang pangalan ng document dito is Assignment 1. Okay. Then, syempre, kasi gusto natin ito yung magiging template or format ng mga estudyante sa pagsagot nila, so lagyan natin ang pangalan, name, tapos section nila. Okay? Tapos, lagyan nga natin ng horizontal line. Okay, yan. Task ko lang po. Tapos, dito na po yung title ng papagawa natin. So, importance of ICT in our daily life. So, pwede ko po itong i-bold. Okay? Pwede ka rin pong lakihan ng font style. Pag okay na po, hindi po tayo kailangang mag-click ng share dito. Ang share po kasi, kung halimbawa itong doc na to, i-attach natin sa email. Para po bumalik tayo doon mismo sa Google Classroom, doon sa assignment na pinapagawa natin sa Google Classroom, kiklik po natin itong classwork for e-tech. So, click. Para po makabalik tayo sa assignment. Okay po? So, ito na po yan. So, kung mapapansin po, untitled pa rin siya na dapat po assignment 1 na yan. Okay, pag nag-assign na po tayo, automatically, saka po yan magpapalit.
Okay, so pero bago po tayo mag-assign, kiklik ko muna po yung options dito. Okay, so tingnan po natin yung options dito sa baba. So meron po ditong drop-down arrow. So ang nakaselect po dito is students can view file. Ano pong ibig sabihin yan? Pag pinagsend po natin pong assignment na to sa mga estudyante, ibig sabihin lang po, makikita lang po nila itong file na to. So hindi po nila po pwedeng ma-edit. So pag pinaklik ko po yung second option dito, students can edit file. Ibig sabihin, yung isang file po na yon, dun maglalagay ng sagot yung mga estudyante. So dito po yun sa students can edit file. Pero ang gusto po kasi natin, mabigyan lahat ng estudyante ng kopya nitong template na ginawa natin sa Google Doc. So kaya ang mas advisable po is click yung make a copy for each student. Okay, ayusin naman po natin dito sa right side. So bago po tayo mag-click ng assign, so dapat po nakaayos po muna lahat. So dito po sa 4, di ba po ang gusto natin, itong assignment na ginawa ko, intended po to para sa lahat ng empowerment technology class ko. So yung gas, hindi lang po sa gas A, kundi pati po sa gas B, gas C, saka gas D. So i-check lang po natin yung checkbox. So okay na po. So pag in-open po yan ng mga estudyante ng gas B, ng gas C, at ng gas D, makikita na po nila yung assignment na ipopost natin. Okay. Ano, saan naman po natin na ilalagay na grade category? Naalala nyo po yung ginawa natin na mga criteria for grading? Diba po yung written works, yung performance task, tapos yung periodical test? So, diba po assignment to? So, ilagay po natin siya dito sa written works. Ngayon, gusto po natin lagyan ng due date. Kailan po ito ang, kailan po isasabit ito ng bata? So, click ko din po yung drop-down arrow. So, halimbawa po, ipapasa ito ng bata sa July 31. Anong time? Okay, halimbawa 11:59 p.m. So yan po. So, gusto po natin lahat ng mga attachment natin na files, pati na po itong assignment na to, maipapasok siya sa week 1. So kahit po yung mga nasa ibang klase natin, sa gas B, gas C, saka gas D, lahat po yan makikita nila sa week 1. So click ko po itong week 1 sa topic. Tapos, kasi po essay type siya, gawan po natin siya ng rubric para ito po yung magiging basis natin kung paano natin i-grade yung mga estudyante. So, click ko po yung rubric. So, click create rubric. So, halimbawa, ako meron na akong ginawang rubric, so pwede ko po siyang kopyahin na lang. So, asan po dito yung rubric ko? So, halimbawa, ang unang criteria ko sa rubric is focus and details. So, click ko lang po, balik ko lang po dun sa rubrics tab. So, control V. Okay? Control V. So, pwede po kayo lang maglagay ng description kung anong ibig sabihin ng focus and details na yan. Tapos, dito po sa points, halimbawa, ang points na ilalagay natin dito sa criteria na yan is 5. So, ang level title is excellent. Okay? And then, pwede po tayong maglagay ng description. So, dito nga po sa ginawa kong rubric, meron akong description. Pero, kung mag-iisa-isa po kasi tayong magka-copy and paste dito, medyo matagal. Okay, so para po makagawa tayo ng next level, click ko lang po itong add a level. So, 4 points. Ano itong level title nito? Very good. Okay, next level, so click plus. 3. Okay, ano level title? Good. Okay, next. Another level, so add a level. Okay, ano po yung points niya? 2. So, ano po itong level title niya? 4. So, halimbawa, gusto ko pang magdagdag ng criterion or ng criteria. So, click ko lang po yung add a criterion. Tapos, balik ako sa rubrics ko. Copyin ko po yung organization. Tapos, balik ako sa ginagawa ko na rubric. Then, click paste. Tapos, pwede tayong maglagay ng description. Pero kung ayaw naman, di wag na po. So, ilang points po kaya yan? 5. So, level title. Excellent. Okay? Add ako ng level. 4. Very good. 3, 4, good. 2, 4, so pag okay na po, i-click na po natin yung save. Okay, so ilang points po nga to? This is 10 points. So dapat po, okay, antayin lang po natin mag-save, magmamatch po siya dito sa points na nakalagay dito sa assignment ninyo. So, papalitan ko po yung 100, gagawin ko lang po siyang 10. Okay, so good to go na po tayo. So, pwede na po tayong mag-click ng assign. So, kung gusto mo po siyang i-schedule yung pag-assign mo,
Halimbawa, meron kang date kung kailan mo po ipapasa tong assignment na to sa mga estudyante, please schedule. So, pwede rin naman po nating i-draft na muna siya, i-save as drafts. Ibig sabihin, late, gusto ko po siyang buksan later on kasi i-edit ko pa po siya, so save as draft po. Okay, pero ngayon po, gusto ko pong i-click na pong assign na ito para makita na po ito sa ginawa natin na student account. So, click ko po yung assign. Tapos, itatry po natin itong sagutan. Okay, so antayin lang po natin. So, itong assignment 1 po sa Google Docs, pwede na po natin itong i-close. Pag nakaklik, pag nakapag-assign na po tayo. So, okay na po. So, click ko na po itong close para hindi po tayo malito sa mga tabs na makikita natin sa taas. So, balik po tayo sa student account. So, ito po yung student account natin. Tingnan nga po natin kung may assignment na siya. So, i-refresh ko muna po. Okay, so meron na pong assignment. So, para po makita ng estudyante yung assignment niya sa classwork po. Tingnan natin. So, ito na po yung assignment. Okay? Assignment niya. So, click ko lang po. Then, view assignment. Okay? So, ito na po yung assignment. So, para po masagutan ito ng bata, dito po tayo sa upper right corner. Ito po yung napaka-importante. So, para ma-access niya po yung template na ginawa po natin sa assignment, i-click ko po itong Google Docs. Click. Re-redirect na naman po tayo sa another page na ginawa po natin sa Google Doc. So, halimbawa, sasagot na po ako. Okay? Sa assignment na yan. Okay? Halimbawa, ito nga yung sagot ko. Okay? Okay, so halimbawa nga ipapasa ko na to. Pag magpapasa po tayo, wag po tayo mag-click ng share. Kasi ang share po, intended po yan. Kung halimbawa itong form po na to na ginawa natin sa Google Docs, isi-send po natin through email sa mga friends po natin or sa mga gusto po nating pagsendan. So ang pinaka-the best option po nito ni Venice, kung ipapasa niya na po, is i-click itong turn in. So kakaligtan po ah, ang pagpapasa po is pag-click ng turn in. So, pag na-turn in niya na po, okay, pag na-turn in niya na po yan, okay, pwede siyang mag-comment. Ma'am, I am done with the assignment. Okay, tapos click ko yung comment na yan. Dapat po makabalik ako dun sa assignment tab. Kasi hindi pa po tapos yung pagta-turn in ko. So, i-click ko po itong importance of ICT. Diba? Nandito po ako sa account ni Venice. So, para makumpleto po yung pagpapasa ko ng assignment, i-click ko po itong turn in. So, pag pinag-click ko po yung turn in, manonotify na po si teacher na nag-submit na po siya ng assignment. Okay, so punta po tayo sa teacher's account. Tingnan po natin kung nakapagpasa na po si Venice Flor ng assignment niya. So, close ko na po ito para hindi po tayo mahilo. So, sa teacher's account po tayo. So, tingnan po natin dito sa people. Okay, ay dito na lang po sa classwork, pinakamadali. Tapos, tingnan po natin itong importance of ICT. Okay? Meron na pong isang nagpasa ng assignment. So, paano po natin malalaman na may nagpasa na? Kasi may nag-turn in na po, nag-turn in or nagpasa ng assignment. Ilang estudyante na po ba? Isa. So, para makita natin kung sino siya, kiklik ko lang po ito. Okay? So, sino po yung nagpasa na? Si Venice Flor. Gusto nating makita yung file niya, kiklik ko lang po. Okay? So, mariredirect tayo sa ginawa niya na Google Docs. Okay, so naka-turn in na po si Venice. Ito po yung gawa niya. So, halimbawa, gigridan ko na. So, halimbawa, yung focus and details.
Halimbawa, ang grade ko sa kanya is 3. Tapos sa organization naman, ang grade ko sa kanya is 2. So ang total points niya po is 3, ilan po yun? Ang total grade niya po is 5 out of 10. Ngayon, gusto mo na po itong ibalik sa estudyante para ma-notify yung estudyante dun sa score niya. So anong gagawin mo na po? I-click ko lang po itong return. So click return. So students will be notified and can check any grade you've left. So ang score po ni Venice Floor is 5 out of 10. 5 out of 10, so return. Okay, so ganun lang po yan. So, close ko na po. Okay, close ko na po yung tab na to. Balik po ako sa teacher's account. Or nasa teacher's account na po tayo. Makikita po natin dito yung lahat ng klase na naman natin. So, pansinin niyo po. Diba po yung assignment natin, pinagawa natin sa apat na klase natin, so apat na section. So, kung mapapansin niyo po, ito na po yung assignment natin. Yung importance of ICT. Na due on 11:59 on Friday. So, ito po yan. So, lahat po sila na nakopyahan ng assignment na pinagawa natin. Okay. Wala pa po tayong estudyante sa GAS B, sa GAS C, pati na sa GAS D. Ang meron lang po tayo na estudyante sa GAS A. So, tingnan nga po natin dito sa GAS A kung nag-update po yung score ng estudyante dito po sa grades tab. Okay? So, meron na po. Okay? Out of 10 items po, naka-5 po siya. So, ito po yung pangalan ng assignment natin, importance of ICT under written works. Okay, so balik na po ako sa classes, balik po ako sa GAS A, at ang susunod ko naman pong ituturo sa inyo is paano mag-create ng quiz assignment. So, pag mag-create po ng quiz assignment, ang una pong tatanungin sa inyo is title. So, halimbawa, this is quiz 1 under lesson 1. Okay, so halimbawa, sa instruction, pwede nga po yung optional, pwede kayong hindi maglagay. Pero mas maganda na po may instruction para guided po yung mga estudyante natin. So halimbawa, choose the best answer among the given options. Okay, so quiz po yan, di ba? So pwede po tayong magdagdag ng mga supplementary readings para po makasagot yung bata sa assignment, sa quiz natin. So pwede po yung reviewer naka-save sa Google Drive natin, pwede po siyang link sa isang website, or pwede po siyang naka-save sa isang dito sa laptop natin na ibabrowse na lang po natin, or pwede po siyang video na pwedeng pag-aralan na pwedeng i-link po natin dito sa assignment, sa quiz assignment part natin. Okay. Pwede rin po tayong gumamit ng iba't ibang apps na ino-offer ni Google. Pwede po tayong gumamit ng doc, ng slides, ng sheet, ng drawings, pati ng form. Ang suggested po sa atin sa paggawa po natin ng quiz assignment ay ito pong Google Form. Maganda po na gamitin itong Google Form kasi hindi lamang po quizzes ang pwede nating magawa. Pwede rin po tayong gumawa ng mga surveys and questionnaires online. So kalimitan po sa mga forms na sinasagutan natin online, gawa po yan gamit ang Google Form. So ang kagandahan po ng Google Form is madali pong mapopulate ang mga responses ng mga respondents. So pag halimbawa po sumagot ang isang respondent sa isang form, automatically po netatabulate yung sagot niya sa isang Microsoft Excel na document. So yan po ang kagandahan ng paggamit ng Google Form. Okay, so click na po natin itong blank quiz. So pag pinag-click ko po yan, mai-redirect po tayo sa panibagong tab. So ito na po yung blank na quiz form natin. So ang una po natin gagawin is papalitan po natin itong blank quiz. Ito po yung file name. So palitan po natin siya ng quiz 1. Okay, kung ano po yung file name natin, ganun na din po yung title natin. So ang ilalagay po natin dito is quiz 1 din sa title. So ano naman po itong form description? Ito pong form description na yan, para pong ito yung instruction natin. So ang gagawin po natin is, pwede po nating kopyahin na lang yung instruction dun sa pinaka main assignment natin. So copy lang, block po lang po natin, then click Ctrl C para makopya po. Okay? Paste ko lang po siya dito. Okay, so gawa na po tayo ng questions para po sa ating quiz. So para po dito sa quiz na to, gawa lang po muna tayo ng at least 2 question. Okay, so kung may mga questions po kayo na nakatype na sa Microsoft Word, pwede na lang po kayo mag-copy and paste.
Halimbawa po, ang unang question ko po dito, i-paste ko din po, galing din po ito sa Microsoft Word. Okay, so ano-ano po ba yung mga options na pwede nating magamit sa pagpipilian ng sagot? By default po, nakaset po yan sa multiple choice. Pero pwede po tayong pumili ng iba't ibang option kung paano po sasagutan ng bata ang ating quiz. So, ikiklik lang po natin itong drop-down arrow. So, ito po yung mga options na yan. So, pwede pong short answer, paragraph, multiple choice, ito na nga po yung default. Check boxes, drop-down, file upload. Ang file upload po, kung halimbawa po, yung mga options natin na ilalagay sa question na to, nakasave na po sa computer natin at ibabrowse na lang po natin. Pwede rin pong linear scale, multiple choice grid, saka checkbox grid. So, itry po natin itong short answer. Ang short answer para po yung identification na kung saan po malalagyan po ng line kung saan pwede pong sumagot yung mga bata. Okay, pero tandaan po natin na dito po sa short answer, case sensitive po si Google Form. Ibig sabihin po, halimbawa po, dito po sa answer key, ang inilagay nating sagot, lahat naka capital letter. Tapos po, yung estudyante po sumagot, pero ang inilagay po niya, small letter. Pero tama naman po yung sagot niya. Hindi po yan tatanggapin dito na tamang sagot. Kaya ang pinaka-the best po niyan, okay, maglalagay po tayo ng instruction katabi po ng question natin. So, halimbawa, lagyan po natin ng write your answer in all capital letter. Okay? So, para po hindi po magkakamali yung estudyante sa pagsasagot po niya. Pero, kung ang iba pong option yung gagamitin niya, halimbawa po multiple choice, hindi na po natin magkailangang maglagay nitong write your answer in all capital letters. So, i-delete na lang po natin yan. Okay, kung paragraph naman po ang pipiliin natin, okay, click ko yung paragraph, mas mahaba lang po yung line na makikita natin kung saan pwede pong magsagot yung mga bata. Okay, so balik na lang po tayo sa multiple choice. Yung iba pong mga options dito, inabigate nyo na lang po. So balik po tayo sa multiple choice. So sa multiple choice po, may makikita po kayong bilog para po sa mga options. So halimbawa po, ang first option ko dito sa question number one ko is software. Okay? Paano po ako magdadagdag ng pangalawang option? Click ko lang po itong add option. So, lagay ko lang po hardware. Okay. Paano naman po pag magdadagdag ako ng third option? Again, click add option. Click ko. Peopleware. Okay. So, yan na po yung mga options natin. Ngayon, ang susunod po natin gagawin is ikiklik po natin itong answer key. Para po, pag halimbawa po itong question na to na isend na sa mga estudyante, automatically po, i-check na ni Google yung question na, yung quiz natin na ito. So, makikita din agad ng mga bata kung ilan yung score nila. Okay, so lagyan na po natin ang sagot. So, ang sagot po dito sa question number one is hardware. So, maglagay din po tayo ng feedback. So, ano po itong feedback na to? Kung halimbawa tama yung sagot ng bata, ano kaya yung lalabas sa screen niya? Okay? So, pwedeng maglagay po tayo dito ng very good. Tapos, kung mali naman yung sagot niya, pwede po tayong maglagay dito ng study more. Okay? Pag okay na po, yung feedback po natin, just click save. Tapos, ilang points po kaya yan? So, by default po, nakalagay po dyan 1. So, gawin po ngayon natin to kasi 2 questions lang naman, gawin natin 5. Tapos, diba, ito na po yung feedback for correct answers. Very good. Feedback for incorrect answer, study more. So, click ko po yung done. Tapos, gagawin po natin siyang required question. Ibig sabihin po, hindi po pwedeng mag-proceed yung estudyante sa pagsagot ng quiz na to na hindi niya nasasagutan itong quiz 1. So, required question po siya. Okay, so paano na po tayo magdadagdag ng question? So, ikiklik lang po natin itong plus para po sa add question. Okay? Or, pwede rin naman po kung halimbawa po parehas po yung options natin sa question, kiklik lang po natin itong duplicate. Ito po yung pinakamadali. So, click.
So, makukopya po natin yung question number one. Ang papalitan na lang po natin is yung question. So, halimbawa po, kopyahin ko yung question number two ko. Galing na ito sa Microsoft Word. So, click, copy. Tapos, paste ko yung question number two. So, same options pa rin po. So, sa answer key po, click natin. Okay, so ano po ba yung sagot sa question number 2? Ang sagot po dito is software. So, ilang points po ba yan? 5 points. So, ito po yung feedback po natin for correct answer. Kasi nga po, di ba, kinopya na lang po natin yung question number 1. Kaya pati po yung feedback niya, nakopya na din lang. So, ang feedback po na inilagay natin sa question number 1 is very good. So, nakopya po natin siya sa question number 2. So, feedback po for incorrect answer dito sa question number 2 is study more. So, dahil po okay na siya, i-click ko na po yung done. So, ibig sabihin po, okay na po itong questions natin. Tapos, saka-check na rin po yung required. So, ibig sabihin po, hindi po pwedeng ma-submit yung quiz na to ng estudyante unless po masagutan niya po yung question number 1 saka question number 2. So, okay na po tayo dito sa ating quiz. Okay, so punta naman po tayo dito sa responses tab. So ano po ba yung function nitong responses tab na to? So dito po natin makikita kung ilan na po ang sumagot sa quiz assignment natin na pinagawa. So halimbawa po mag-assume po tayo na itong quiz na ginagawa natin, ipasa na natin sa mga estudyante. So dito po natin makikita. So may lalabas po dito na number. So yung number po na yan, magsisignify po yan kung ilan na po yung nakatapos na estudyante. Okay, so mamaya po, magda-try po ulit tayo na mag-open ang student account. Tapos po, sasagot po tayo sa quiz assignment. Tapos titingnan po natin kung mag-a-update sa responses. So dapat po may lalabas na number po dito. So balik na po ako dito sa questions tab. Ang susunod po natin gagawin is magko-customize po tayo ng team. So saan po mag-a-apply yung team dito sa form natin? So makikita po natin yung team na yan, dito po sa may header part, tapos po, mapapalitan po yung gilid or yung surrounding background po ng quiz form po natin. So, click ko po itong customize team. So, ito po yung button na yan. So, click, tapos papapiliin po tayo ng image para po sa ating team. So, pag pinag-click ko po yung button na yan, so, may lalabas po dyan na tatlong tab. So, teams, upload, saka photos. So, dito po sa teams, dito po nakalagay by category yung mga ready-made designs na pwede po nating piliin. So, ito po yan. So, pag pinag-click ko naman po yung upload, pwede po akong mag-browse sa computer ko ng mga pictures na gusto ko pong gawing team. So, pwede po akong mag-browse. So, hahanapin mo lang po yung path ng picture na gusto mong i-add as team ng inyong Google Form. So, pag pinag-click ko naman po itong photos na to, mariredirect naman po ako sa mga picture na naka-store sa aking Google Drive. So, ang pipiliin ko po is itong Teams. So, halimbawa po, ito ang gusto ko. So, pag nakapili na po ako, ikiklik ko lang po itong insert button. So, pag naklik ko na po yung insert button, so lalabas po sa header tab, may nakalagay po dito na image uploaded. Okay, so ang susunod po natin gagawin is pipili naman po tayo ng team color. Pero ang gusto ko po, yung yellow na lang, yung default na lang po. So, pili naman po tayo ng background color. So, mag-a-apply po yan sa surrounding area ng form po natin. So, halimbawa, ang gusto ko po itong dark na effect. So, click. So, pwede rin po natin palitan yung font style. Pero ang gusto ko po, yung basic lang para po siya readable. So, pag okay na po yung settings natin, click apply. Okay, so okay na po ang ating Google Form para sa ating quiz. Ito na po yung team natin na pinili. Ito naman po yung background natin. Okay, so i-adjust naman po natin ngayon yung settings nitong form po na to. So paano po yan? I-click ko lang po itong settings na icon. So click. So pag pinag-click ko po yan, lalabas po itong tatlong tab na to. So general presentation saka quizzes. So pag pinag-check ko po yung collect email addresses, every time po na sasagot yung bata ng quiz, may lalabas po dito po sa part na to, na email addresses. So, ipapalagay po sa estudyante yung mga email addresses nila. So, balik po ako sa settings. So, pag pinag-check ko naman po itong limit to one response, isang beses lang po sasagot yung bata. So, ito, hindi na po natin kailangang i-edit after response kasi isang beses nga lang po sasagot yung estudyante.
So, see summary charts and text responses. So, pwede naman po natin i-check ito. But for the meantime po, hindi na muna po. So, dito po sa presentation, pag chinek po natin itong show progress bar, may makikita po tayong parang chart kung saan makikita po natin yung progress ng estudyante. So, dito naman po sa shuffle order, question order, so, si Google na po yung bahala na mag-rearrange ng question. So, may iba po yung question sa isang estudyante and sa iba pang mga estudyante. So, check po natin to kasi maganda po itong option. Pagdating naman po dito sa quizzes, okay, kung gusto po natin na yung result ng quiz po natin may i-release agad after mag-submit or makapagsagot yung estudyante ng quiz, and then pag pinag-click nila yung submit, automatically makikita po nila yung result. Okay, so i-click natin ito. Pero pag kung ayaw naman po natin, pwede nating i-select yung later after manual review. Pero ang gusto ko pong option dito is itong immediately after its submission. So, respondents can also see yung mga namali nilang question, yung mga correct na answer, pati yung kung ilang points. Okay, so kung okay na po tayo sa settings, then click save. Pag okay na po, okay, so sabi nga po natin, hindi po tayo magsisend. Kasi pag pinag-click po natin yung send, may i-attach po ito sa email. So, hindi po tayo mag-click ng send. So, ang gagawin po natin is, babalik po tayo dito sa form. Tapos, pag nasa form lang po tayo, isiset na naman po natin yung form kung kanina po natin ito ipapagawa itong quiz assignment po na to. So, gusto ko po para sa lahat ng sections, sa GAS B, GAS C, and GAS D. So, click ko po lang yan lahat. Tapos, para din po yan sa lahat ng estudyante. And then, itong quiz assignment ko po na to, saan grade category po kaya natin pwedeng ilagay ito? So, lagay po uli natin sa written works. So, ilang points nga po yun? Diba, inilagay po natin is 10 points. So, kailan po ba yung due dates? Pwede po tayong maglagay ng due date. So, halimbawa, sa 31, July 31, ang time naman is 11:59 p.m. So, hindi na po tayo maglalagay ng rubric. So, pag pinag-click ko na po itong assign, mapapalitan na po yung blank quiz ng quiz 1. So, click ko na po yung assign. Okay? So, yan, nakapag-assign na po tayo. Ngayon, tingnan naman po natin sa student account. Okay. So, punta po ako sa account ni Venice Floor. Okay, so, naki Venice Floor na account na po ako. So, open ko po yung Google Classroom. Okay. So, click ko yung GAS A na class. Okay, so punta na po tayo dito sa classwork tab. So pag tinaklik po natin itong classwork tab, dito po lalabas yung mga pinagawa natin sa mga estudyante na naka-arrange po by topic. So ang nilagay po nga po natin sa topic is week 1. So click ko po itong quiz 1, lesson 1. Okay, so click po natin yung view assignment. Tapos para po makita natin yung Google form ng quiz, click ko po ito, yung quiz 1 form. Tapos lalabas na po itong form ng quiz. So, pwede na pong sumagot yung bata. So, halimbawa po, ang sagot natin dito is to. Okay, ito naman po ito. Tapos, take note po, pag pinag-click po natin yung submit, automatically po, magre-register po yan dito sa responses. May lalabas na po agad na 1. So, ibig sabihin po, meron ng isang estudyante na sumagot. So, balik po ako dito. Gusto naman po ng estudyante na makita na yung score niya. So, ano pong gagawin? Click lang po itong button na nakalagay, view score. So, lalabas po dyan kung nakailang points siya. So, ibig sabihin po, mali lahat ng sagot ng bata. Okay? So, nakalagay dito, ang tamang sagot pala is hardware. Ang feedback sa niya is study more. So, dito naman sa tanong na these are programs that enables computers to perform specific tasks, ang sagot naman dapat is software. So, mali po siya. So, ang nakalagay na feedback, study more. Okay po? Okay, so balik na po tayo dito sa teacher's account.
So pag nasa teacher's account na po tayo, makikita na naman po uli natin yung lahat ng klase natin. So kung mapapansin nyo po, lahat po sila may quiz 1, lesson 1. Diba po ito yung pinagawa nating quiz sa kanila? Kasi pinag-set po natin na lahat ng klase natin malalagyan ng quiz na yon. So ito pong importance of ICT, ito po yung pinakaunang assignment na pinagawa natin. So balik po ako dito sa GAS A na class. I-click ko lang po yung pangalan na ETEC 12 class so para po pumasok ako sa class na yan. Okay, tingnan po ngayon natin kung ilan na po yung nagpasa. Diba po nasa teacher's account ako, ilan na po yung nagpasa? Diba po si Veris lang naman yung nagpasa ng quiz. So kung mapapansin natin, sa quiz 1, lesson 1, isa lang po ang nag-turn in. So click natin kung sino po yan. So ang nag-turn in daw po si Venis Flor. Okay. Kung gusto po nating makita yung grade niya, kasi kung mapapansin niyo po, wala pa po siyang grade dito. Dito po kasi sa Google Form, nakatabulate po ang scores nung mga bata or nung mga nagtitake ng quiz in Microsoft Excel form. Okay, so naka-Microsoft Excel form po yan. Okay, so itatry po natin na i-download yung mga grades sa mga estudyante natin. So paano po yun? Kiklik lang po natin itong button sa upper right corner. Okay, so click po ito. Pag lumabas na po yan, may lalabas po dyan na tatlong option. Yung copy all grades to Google Sheet. So, maikukopya daw po yung grade sa Google Sheet. Pero ang mas gusto po natin na option is itong dalawa, yung download all grades as CSV and download these grades as CSV. Para po yung record na yan, maida-download talaga dito sa computer or sa laptop na ginagamit natin. So pag itong option po ang pinili natin, yung download all grades as CSV, lahat po ng pinagawa natin sa bata, mapa-quiz man yan, mapa-assignment man yan, nakatabulate po yan, naka-arrange po yan sa Microsoft Excel na file. Pag ito naman pong download this grade, halimbawa ito, di ba quiz 1 po ito, ang madadownload mo lang po is itong sa quiz 1 lang. Okay? So itry po natin i-download yung all grades as CSV. So click ko po. So makikita nyo na po na ang na-download natin isang file sa Microsoft Excel. So try po natin i-open. Click ko po. Okay, so pag na-open up na po natin yung Microsoft Excel file, ito na po yung lalabas. Okay, dahil po isa pa lang naman po yung estudyante natin, kaya ang nakalagay po sa record natin, isa pa lang naman, si Venice Flor. So ito po yung email address niya. Ito po yung dalawang pinagawa natin sa estudyante, yung assignment, tapos itong quiz 1. So makikita po natin yung scores nila. Okay? So, sana po malinaw. So, i-close ko na po ito. Okay, so balik po muna tayo dito sa classwork. Click po natin yung create, then dito naman po tayo sa material. So, click ko po. So, ito po yung lalabas sa material. Okay, so ano po ba tong material na to? So, dito po tayo maglalagay ng mga instructional materials na related po sa lesson natin. So, halimbawa po, meron ka pong PowerPoint presentation na ginawa sa lesson mo. So, dito po sa title, pwede mo po yung lagyan ng PowerPoint presentation on Lesson 1, Introduction to ICT. So, sa description po, pwede, bahala ka po kung ano pong gusto mong ilagay dito. Tapos, i-attach mo na lang po yung PowerPoint presentation mo. So, dahil file po siya, ikiklik ko po yung file, then ibabrowse ko na lang po kung saan po nakalagay yung PowerPoint file mo. So, ganun lang po yon. Okay? So, click close ko po. So, kung halimbawa naman po, meron ka pong ginawang video recording ng lesson mo, so palitan mo po to, video recording on lesson 1, Introduction to ICT. So, kung gusto mo pong maglagay dito ng module, so, click ko po yung add. So, halimbawa yung module mo nakalagay sa Google Drive, then ibabrowse mo lang po siya. Or, kung halimbawa nga yung module mo nakalagay dun sa isang particular site, then hanapin mo po yung web address niya, then saka mo po siya ililink dito sa may link button. Okay? So, ganun lang po sa material. Okay? So, sana po malinaw. So, balik naman po ako dito sa create. So, ano naman po itong reuse post? Then, pag pinag-click ko po yung reuse post, ito po yung lalabas na dialog box. So, ito pong apat na to, ito po yung apat na klase na ginawa po natin sa ating teacher's account. So, halimbawa po, i-open ko yung GAS A. So, ito po yung mga files na ginawa po natin sa loob ng klase ng GAS A. So, kung halimbawa po, gusto ko po uling gamitin yung quiz 1, okay, click ko lang po siya and then click reuse. So, ganun lang po mag-reuse.
Okay, ano naman po itong class drive folder? Pag pinag-click ko po ito, mariredirect po tayo sa Google Drive. So, makikita po natin dyan lahat din ng files na ginamit natin, pati na yung mga files na pinagsamit po sa atin ng ating mga estudyante. Okay? So, I guess po dyan na po natatapos ang aking discussion regarding Google Classroom. So, sana po marami po kayong natutunan sa discussion ko yun. Maraming maraming salamat po. Okay. God bless po sa ating lahat. Thanks a bunch, Ma'am Maria Arlene F. Villegas, for imparting your ideas in the topic Google Classroom. Let's give Ma'am Arlene a virtual clap. To introduce the presenter for the online demonstration teaching or simulation, let us welcome again the Head Teacher 3 of the English Department, Ma'am Juanisha M. Briseño. Another round of applause, please. Our next speaker is a senior high school master teacher 2 of Baong National High School. She teaches mathematics and research subjects. She holds 2 master's degrees in mathematics in Ateneo Dinaga University and University of St. Anthony. Currently, she is pursuing her doctorate program at the University of St. Anthony. So friends, without much ado, it is a great honor to introduce to you Miss Arabella B. Mendez. Hello and welcome to our new lesson in Practical Research 2. So our topic for today is the statement of the problem. And in today's lesson, you should be able to achieve this learning objective. That is, you should be able to state research questions. And for your performance task, you should be able to formulate clearly the general statement of the problem and the specific statement of the problem of your research. So let's begin with the 2 parts of the statement of the problem. The first part is the general statement of the problem. And the second part is the specific statement of the problem. So let's use an example so that you'll be able to understand these 2 parts of the statement of the problem. So we have the research title. Then we have the general statement of the problem, followed by the specific statement of the problem. So let's go back to the research title. The research title is The Interpersonal and Interpersonal Competencies of School Managers. Now, as you have learned before, the title contains the major variables. It also contains the target population of your research. It also contains the duration of your research, or sometimes only the major variables and the target population are included in the item. So in this case, ang major variables natin ay intrapersonal and interpersonal competencies. While yung ating target population are, our target population natin is the school managers. So let's move on to the general statement of the problem. So ito po ang general statement of the problem natin. The aim of this study is to determine the relationship between the intrapersonal and interpersonal competencies of school managers of Region 5, which will become the basis of a human relation intervention program. This quantitative study is conducted during the school year 2018-2019. Now, kung mapapansin ninyo, we have here the 2 major variables from the title, the intrapersonal and interpersonal competencies. At yung ating target population is the school managers. Nabanggit din dito. And other elements ay makikita dito sa general SOP. So later on, we'll be discussing the elements of the general statement of the problem. Next is the specific statement of the problem. So you have here 4 specific SOP. So the first one is, what is the profile of the respondents in terms of 1.1 age hanggang 1.11 involvement in civic and cultural organizations? So yung profile natin, marami.
At yun po ay kukunin mula sa mga respondents natin. And ang mga respondents po natin ay ang mga school managers of Region 5. Then number 2 question is, what is the level of interpersonal and interpersonal competencies of the respondents? So, if you notice, ito po ay tungkol sa ating major variables. Then, SOP number 3, that is specific SOP number 3, is there a significant relationship between the level of interpersonal and interpersonal competencies of school managers? So, ang tinatanong na dito ngayon ay kung mayroong significant relationship between the two major variables. At kung babalikan natin yung general SOP, di ba yun ang kailangang gawin ng general statement of the problem? That is, the aim of this study is to determine the relationship between the two major variables. Ayan na. Sa question number 3, masasagot na natin yan. And in number 4, based on the findings, what human relation intervention program can be adopted to enhance the two major variables or the two major variables? Now, dito, meron na tayong output. And ang output na gagawin ng researcher is a human relation intervention program. Okay, so let's move on to the next slide. Now, ano ba ang nagagawa ng statement of the problem para sa iyong research? So, the statement of the problem can clarify various essential elements of your research. We have here the first one, major or the main variables. So, as I've mentioned before, ang major or main variables ay makikita dito sa general SOP and in the specific SOP. Next element is the minor or the sub-variables. So, the minor or sub-variables can be seen here in the specific statement of the problem. Next is, it can also clarify methodology and research design. Now, if you take a closer look at the second sentence in the general SOP, ang sabi dito, this quantitative study is conducted during the school year 2018-2019. So, meron tayong methodology dito. That is, it is a quantitative study. Whereas, yung ating research design naman can be clarified through the specific SOP. So, take a look at number 3. The question is there a significant relationship between the level of interpersonal and interpersonal competencies of school managers? So, ang tanong dito ay significant relationship between the two major variables. So, most probably, ang research design dito ay correlational study or correlational research. Another is the target population. So, ano bang target population natin? Doon sa ating general SOP, mababasa natin yung school managers of Region 5. Yan po ang target population natin. Then, we have the setting. So, syempre, saan ang setting? Region 5, and the coverage date. Kailan ba gagawin itong, ano ang duration ng research na ito? And this quantitative study is conducted during the school year 2018-2019. Okay? Then, let's now talk about the elements of the general SOP. So, the first element is the main task. So, the main task answers the question, what to do with the major variables? So, what are you going to do with the major variables? If you are the researcher, you have to ask yourself, what am I going to do with the major variables? So, ang sagot dyan ay kagaya nito. To associate, to relate, to assess, to measure, to determine. So, if you notice, ito po ay mga nasa infinitive phrase. So, what am I going to do with the major variables? Am I going to associate, to relate, to assess, to measure, to determine? So, if we're going to look for the main task in the general SOP, let's look for the infinitive phrase. Next element is the major variables. So, we have already discussed the major variables previously. Kung experimental research yan,
you should have the independent and the dependent variables. Kung non-experimental research naman, dapat nandyan yung predictor at criterion variables. Next, we have participants. So, ang mga participants natin, this is our target population. And specify natin yung ating respondents or ating mga subjects. Next element is the setting. So, this is the specific area where the research is conducted. While the next element is the coverage date. So, the coverage date is the time period or the duration of the conduct of the study. And if it is a developmental research, there should be an intended output. So, ano ba ang mga pwedeng maging output? Ang output po pwede maging intervention program, pwedeng module, pwedeng policies, or as simple as flyers, infographic materials, pwede rin action plan. So, tingnan natin ang example ng general SOP and let us identify the different elements of the general SOP. Let's now identify the main task of this general SOP. So, ano ang main task? So, you have to ask yourself, what am I going to do with the major variables? Or, let's look for the infinitive phrase in this statement of the general problem. So, if you answered to determine, you are correct. So, how about the next element, the major variables? So, meron po tayong tatlong major variables. The first one is the influence of video games. Then the second is the utilization of social media. And last one is the language proficiency. So, yan po ang tatlong major variables natin. Next element is the participants. So, who are the respondents? Who is the target population? Who is the subject of this research? So, the participants are the freshmen students. Next, we have the setting. So, saan? Saan kinandak ang ating research? So, in this example, it is Baaw National High School. Next element is the coverage date. So, kailan? What is the duration of the conduct of the research? It is the first semester of academic year 2016-2017. Now, meron po ba tayong intended output? So, meron. Dahil ito ay isang developmental research. And the intended output is the formulation of the guidelines in the development, organization, and implementation of effective study habits. Okay, let's take another look at a second example of a general SOP. So, while reading the example, you have to think of the elements of the general SOP so that later on, makapagsulat kayo ng sarili ninyong general SOP. So, ang kailangan nyo, yung mga elements na diniscuss natin sa general SOP para maisulat ninyo ang magandang statement ng general problem. So, let's now identify the different elements of this example. So, what's the main task? So, if your answer is to assess, you are correct. That is, what am I going to do with the major variables? So, I'm going to assess. Assess? Assess what? So, yun ang sasagutin natin sa major variables. So, you're going to assess the relationship between the first major variable, interpersonal competencies, and second variable, interpersonal competencies. Then, we have the participants. So, the participants of our research
are the school managers. Sunod po ay setting. Okay, as you can see, wala po tayong setting. So we have to answer not stated. Next, how about the coverage date? So from this example, wala tayong nabasang coverage date. So again, ang sagot natin ay not stated. And last, the intended output. Is this a developmental research? Yes, it is. At ano ang intended output natin? It is a human relation intervention program. So, tingnan natin yung susunod na example. Let's now identify the different elements of the general SOP. So, ano po ang ating main task? Ano ang main task ng researcher? What will the researcher do with the variables? So, meron po tayong dalawa. The first one is to assess. And pangalawa ay to relate. So, what will be assessed and what will be related? So, yun naman ang major variables natin. So, the major variables are yan, the behavioral traits, and the second variable, the productivity level in reviewing lessons and passing the long examinations. Next, sino po ang participants natin? So, our participants are the senior high school students. Next, setting. Meron po ba tayong setting? Meron. And it is in the division of Palo Leyte. How about the coverage date? So, ang coverage natin is the first semester of school year 2016-2017. Now, ito po ba ay developmental research? Meron po bang intended output? So, hindi po ito developmental research. Therefore, ilalagay lang natin ay not stated. Let's move on to the second part of the statement of the problem. That is the specific statement of the problem. So, the specific problems are usually stated as questions, as you have seen in the example that I have given. Now, here are the following criteria. Number one, it should be in question form. Number two, it should identify the variables, that is both major and minor variables. Then number three, it should identify the samples. Sino ang participants ng study? And that is yung ating respondents or subjects of the study. Then number four, it must be empirically tested. So ano bang ibig sabihin kapag empirically tested? It means that it should be scientifically measured. Next, we have here the types of research questions. So, in the example that I have given, there were four specific SOP. So, what are the types of specific research questions? So, we have four. Number one, number two, number three, and number four. Let's have examples for each of these types of research questions para mas maintindihan ninyo. So, the first one is factor isolating question. What is a factor isolating question? Factor isolating question asks the question, what is this? Ano ito? Sometimes, it's called factor naming questions because they isolate, categorize, describe, or name factors and situations. Mas maganda nga ang pangalan niya is instead of factor isolating, it's factor naming questions. Why? Let's take a look at these examples. Okay, so that's the first example. That is, what is the profile of the school principals in terms of the following? One, age, up to number four, educational, highest educational attainment. So, ang tanong is, what is this? So, ang sagot natin is, this is the profile of the school principals in terms of age, civil status, management experience, highest educational attainment. Then, next, letter B. What are the levels of competencies of school principals as described by their respective teachers and themselves in terms of the following? One and two. So,
So again, ang tatanong natin, what is this? Is it factor, factor naming question? Yes, it is. Kasi ang tinatanong dito ay levels of competencies of school principals in terms of interpersonal and interpersonal. Next type of research question is factor relating questions. So this will ask the question, what is happening here? Anong nangyayari dito? So the goal of this question is to determine the relationship or connection among the factors that have been identified. Meaning, if you have a factor naming or factor isolating question, it should be followed by a factor relating question. So, ito pong mga questions na to are used for non-experimental type of research. Now, tingnan natin ang mga examples. So, first example natin, so, ang tatanong natin as a researcher, what is this? So, ang sagot natin, it's the relationship of the level of performance of the senior high school teachers to the OJT performance of the students enrolled in the business track of St. Paul's School of Professional Studies. So, what is happening here? Hahanapin natin ang relationship ng level of performance and OJT performance of the students. So, anong connection meron doon sa letter A? Diba, ang connection doon is relationship ng dalawang variables. Next, letter B. Ayan. So, what is happening here? So, what is happening here is that we are going to compare the performance level of volleyball teams of boys and girls. So, ito po, in letter B, is if we're going to go back to the purpose of the statement of the problem, it clarifies the research design. So, dito sa letter B, pwedeng itong research design dito ay comparative study or comparative research. Doon naman sa letter A, ano kaya ang research design na pwedeng gamitin dyan? So, since ang tinatanong dyan ay relationship of the two variables, so maybe this is a correlational study. Next type of research question is situation-relating question. So, this will ask the question, what will happen if? Ano kaya mangyayari kung? So, usually, these questions yield hypothesis testing or experimental study designs in which the researcher needs to manipulate the variables to see what will happen. Let's take a look at these examples. Yeah, so letter A. So ang tanong ay, what will happen if? So what will happen if the researcher makes use of computer learning assisted methods of teaching? Anong mangyayari sa interest level ng mga sophomores to their history subjects? So, meron pong element of manipulation of variables. So, meron tayong experimentation dito. Next example. So, what will happen if? What will happen to the performance of call center agents if they are well rested or if they are not well rested? So, again, merong experimentation na mangyayari. Next, the fourth type of research question is situation-producing questions. The question here now to be asked is, how can I make it happen? So, dito po sa situation-producing questions, dapat meron na tayong ma-produce. Dapat meron na tayong output. So, tingnan natin yung examples para mas malinaw sa inyo. Letter A. So, ito pong mga question natin, if you remember, if you go back to the general SOP, di ba, ito yung ating intended output. So, what is the output here? Yun, human relation intervention program. That's the output
year. So, ang tanong is based on the findings, what human relation intervention program can be adopted to enhance the effectiveness of existing teaching methods? Next example. Yan. Ano po ang output dito? So, ang output dito ay faculty development activities. So, those are the four types of research questions. So, tingnan natin kung ma-identify nyo ba kung anong type of research question ang mga examples na ito. Okay, practice activity 1 tayo. So, what type of research question is this? Is it factor isolating or factor naming question? Is it factor relating? Is it situation relating? Or is it a situation producing question? So, kung ang sagot niyo ay factor isolating question, tama po kayo. So, ang itatanong natin is, what is this? So, ito ay demographic profile. So, factor naming question siya. Next example. So, anong pwedeng tanong dito? What is this? What is happening here? What will happen if? Or how can I make it happen? So, siguro ang itatanong natin dito is, what will happen if? Ano kaya ang mangyayari kung gagamit ng tatlong instructional methods of teaching research to four groups of students? So, therefore, ito po ay situation-relating question. Next. Is this a factor isolating? Factor relating? A situation-relating question or situation-producing question? Ang tanong ay, what are the significant relationships between religious beliefs and the effectiveness of information, education, and communication on natural family planning? So, ang tanatanong ay significant relationships. So, what is happening here? Hindi ba? So, therefore, we have factor-relating question. So, the factor-relating questions looks at the connections or relationships between variables, between or among variables. Next, number 4. So, what type of research question is this? So, ang tinatanong dito ay, is there a significant difference in the performance of private institutions compared to that of governmental institutions? So, this is a factor-relating question. Wala po tayong experimentation dito. Next, number 5. So, ano pong research question nito? What type of research question is number 5? Is it factor-isolating? What is this? Is it factor-relating? What is happening here? Is it situation relating? What will happen if? Or is it situation producing question? That is, how can I make it happen? Okay, so sa number 5 po, how can counseling services be organized to promote family bonding among parents and elementary school pupils? So, meron tayong output. That is the organization of counseling services. Kaya ito po ay situation producing question. Next, number 6. Yan. So, kapag nagbabasa kayo or nag-analyze kayo ng mga research questions and you're going to identify the type of research question, look at keywords like this one in number 6. The keyword here is relate. So, we're going to investigate the relationship between the number of hours spent for reviewing and the licensure performance. So, ito po ay factor-relating question. Next, number 7. Again, tingnan po ang mga keywords. So,
So yun, number 6, meron tayong relate. Ang number 7 naman, association. So merong mga relationship and connections. Therefore, this is another factor relating question. And number 8, so what kind of question is this? So if you answered situation relating question, you are correct. So meron tayong experimentation dito. I-experiment po natin yung management procedures applied by the store managers. And ang tanong diba sa situation relating question is what will happen if? So what will happen to the level of customer satisfaction as experienced by selected regular clients of Jollibee stores? If the management procedures are manipulated. Let's now move on to the activities. So here, your learning competency. Ah, by the way, this is not yet the activity. This is still example. So if you remember, the learning competency is to state, you should be able to state research questions. So here is a sample research title. This research title is a study conducted by previous students. So we have time management skills and academic performance of the senior high school students of Bao National High School. We have this author, bios, and others. This study was conducted in 2019. So you're going to state the specific SOP or this general SOP. Now, what do you think will be the specific or what are the specific statements of the problem that can be written or that can be stated based on this general SOP? So let's take a look at the specific SOP. So it could be the profile of the grade 12 students in terms of age, gender, and track or strand. So this is just an example so that you will be guided in writing your own research questions. That is both general SOP and specific SOP. So number 2 could be the level of time management skills of the grade 12 students. So ito po yung tungkol sa ating major variable na time management skills. The number 3, the academic performance of the grade 12 students. So another major variable. So let's go back to number 1. The profile of the grade 12 students is a factor isolating or factor naming question. Number 2 is another factor isolating or factor naming question. Diba? Ito ay tungkol dun sa ating major variable. And number 3, the academic performance of the grade 12 students is another factor naming question. So, dapat ang sumunod na dito ay isang factor relating question. Is there a significant difference in the time management skills and academic performance of the grade 12 students when grouped according to profile? So, sundan nyo yan. Itong mga naunang factor relating or factor naming questions should be followed by a factor relating question. And another question is a factor relating question. So take a look at the keyword relate. Ito po yun, relate. So how does the level of time management skills significantly relate to the academic performance of the grade 12 students? So yan po ang ating mga specific SOP. So, ito ay isang example at later on, may gagawin kayong activity just like this one. And so, in your performance task, you should be able to write your own general SOP and specific SOP. So,
So let's move on to the assessment or evaluation. So you're going to answer the following activities. Activity 1 through 4. So here is the first activity. So you're going to identify the elements of the general SOP below. Activity 2 is the same. Then, activity 3, you're going to identify the type of research question. And activity 4, you're going to state research questions. So, given is a general statement of the problem, then you're going to state at least 3 specific SOP. So, ang mga sagot po dito ay isasubmit ninyo sa ating Google Classroom. Next is your performance task. So, you're going to write your research title followed by the statement of the general SOP and the specific SOP. So, gamitin nyo po yung mga diniscuss kong mga examples as your guide. So, again, pwede po natin itong gawin at isubmit sa ating Google Classroom. And the deadline of submission is on September 18, 2020. So, thank you for your attendance. I will see you in the next lesson. What an outstanding online demonstration teaching, Ma'am Arabella. Colleagues, please put your hands together for Ma'am Arabella. Colleagues, the learnings gained in this virtual in-service training should not just be stored in our hearts and minds, but be seen and implemented in actions. Don't be sad that this virtual insight is over. Smile, because this breakthrough happened. Ladies and gentlemen, Jesus Bulalakaw Rances, now signing off.